Nadala sa otoridad at nabidyoan pa pero hindi na-arrest ng babaeng suspect sa car rental scam sa Cavite dahil walang warrant. Ang isa pang suspect na nakakulong sa Laguna pwede pa rin daw magpiyansa. Saksi si Cedric Castillo. Aakalaing malaking showroom ng mga sasakyan ang parking lot ng NBI Cavite sa Tagaytay City at ang tapat ng headquarters ng PNP Highway Patrol Group sa Canlubang, Laguna. Doon dinala ang mga isinauling mga bagong sasakyang na biktima sa car rental scam. Ang isa sa mga tinuturong nasa likod ng scam na si Taichikus Namyo, magdamagang binantayan ng mga complainant sa Binyan Police Headquarters. Maaari kasi niyang piyansahan ang hinaharap na reklamong grave threat at hindi pa nasasampahan ng non-bailable na syndicated estafa. Ang iba kasi ayaw ng kaso-kaso na eh. Total, nabawi na lang yung sasakyan. Bakit sila makikisama pa dun sa magwapay ng asunto? Abala pa sa kanila yun. So, magiging weak yung complaint against dito sa suspect. Yun po ang problema natin yan. Nananatili namang malaya si Rafaela Anunciacion na idinadawit din sa car rental scam. Nakaharap na siya at na-videohan pa nga ng isang complainant sa HPG Canlubang pero hindi siya idinetain dahil wala raw standing arrest warrant para sa kanilang modus na pag-aalok sa mga car owner na iparerenta lang ang sasakyan nila pero isa sanlala pala. Pare-pareho ang kwento ng mga nabiktima. Wala silang kalam-alam na may ibang may-ari ng mga isinanla. Tumapad naman sila sa usapan ng bigay naman sa ka-interest hanggang buwan ng January. Lahat-lahat ang kinita ko, 200. Mukhang kinita. Kinita. Kaya lang yung 200 na yun, ito kukuha din sa mabilis pong paniwalaan, ma'am. Kasi nung una daw, nakakakuha naman talaga sila ng interest monthly. Yun, kaya naniwala kami na totoo naman. Nasa NBI Cavite rin ang mga nagpakilalang tunay na may-ari ng mga sasakyan. Magkano po ang monthly nyo doon? Interview? Ay ano, 15. 15? Oo. Okay. Tapos yung doon sa renta car, oo. Magkano daw po? Ang ibinibigay? E 22. 22? Oo. So, tubo pa? Oo. Tubo pa sana yun? Oo, may kita pa ako. Ngayon, hindi ko alam kung nasaan yun. ABJ3377. Bios. Ang ibang nakita naman ang sasakyan sa NBI Cavite. Bigo pa rin maiuwi ang sasakyan nila. Susunod na lang po kami sa proseso. Pero pag hindi talaga, i-endorse lang po namin sa banko. Kailangan namin mag-submit ng mga affidavit o nung nakanotaryo dahil titingnan nila kung kasabot kami o hindi. As far as the NBI is concerned, as of now, lahat ng mga vehicle na nasa possession namin, evidence. Habang ang ibang napagsanlaan, pinapakiusapan muna ng NBI na huwag dalhin sa kanila ang sasakyan. File din necessary complaint dito sa amin. Siguro in the long run dahil sa hindi na namin halos ma-accommodate dito sa premises namin. Baka mag-execute siguro siya ng undertaking that the vehicle is still in his possession. Kinakalap na ng NBI ang mga reklamo na posibleng sa susunod na linggo maisampa sa piskalya. Pinakamahina raw ang estafa at pinakamataas ang reklamong economic sabotage. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.